Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva buong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, karaniwang minana lamang natin ang ating pananampalataya sa ating mga magulang, tulad ngang ito'y isang malaking biyaya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaranal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, alin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Putong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanuluglog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lorha nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, Panginoon'y tinatawag ko at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Panginoon'y nagtatanod sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maitutulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Krus ni Kristo tinanggal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit umarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit na Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang pagpasok sa isang relasyon o pakikipag-ugnayan ay isang desisyon na dapat nating gawin nang naaayon sa ating sariling pasya. Desisyon ito na dapat talagang pinagninilayan ng mabuti kung papasok ka sa isang pakikipagrelasyon. Sabihin na natin, no, sa mga pakikipagkaibigan o kaya naman sa pakikipag-boyfriend-girlfriend na umaabot sa pag-aasawa, na bago dumating yan, talagang kailangan pag-isipan muna ng mabuti. Ngayon kasi, dahil sa tinatawag nating millennial o itong social media, parang ang bilis-bilis magkagustuhan ng mga tao. Isang click lang, like mo na. At pwede rin namang isang click mo lang, tapos na ang inyong relasyon.
no, dislike ka na, black ka na, tapos parang nagiging mababaw, no, yung mga relasyon natin ngayon. Kaya muli tayong inaanyayahan ni Jesus, no, pinapaalala niya sa atin sa pamamagitan ng ebanghelyo natin na mismong ang Diyos, mismong si Jesus ay nagdesisyon pumasok sa pakikipagrelasyon sa kanyang mga alagad. Kung matatandaan niyo po, no, isa-isa nilapitan ni Jesus, mayroong imbitasyon na makipagkaibigan sa kanya. Laging sumunod kayo sa akin. At yung mga alagad, nagpasyang sumunod. Yun naman talaga po, no, yung unang hakbang, yung buksan natin ang ating mga sarili sa iba. Pero dito po, no, sa karanasan ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa kanya, maganda na matutunan din natin ito at mapaalalahanan tayo kung sakasakali po, no, na marami ang relasyon medyo, no, gumigewang o kaya naman talagang sa panahon kayo naglaglagan o kaya binitawan ka. Malungkot po yun, no? Malungkot na karanasan. Kaya, dito po, no, tingnan natin. No? Sabi ni Jesus, sino ba ako ayon sa mga tao? Sino ako para sa iyo? Na yun yung basic foundation po yun, eh, no? Yung makilala mo ang isang tao, hindi base sa sinasabi ng iba, kundi mismong base sa karanasan mo. Yes, dito, no, sabi nga natin, ilang taon din na tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad, kasama na dyan yung pagpapakilala ni Jesus kung sino siya, nang sa ganon, magkaroon sila ng talagang masasabing, kilala ko siya dahil sa aking karanasan sa kanya. Hindi dahil sa sinasabi ng ibang tao, pangit man o maganda, kundi ito ang paniniwala ko sa kanya. Umabot din, no, ng taon ng pagpapakilala si Jesus sa kanyang mga alagad. Kung sino siya, ano ang kanyang mga tinuturo, ano ang kanyang misyon. Na hindi ka basta-basta papasok ng, no, ng magkukumit nang hindi mo kinikilala muna ang isang tao. Yun pa lang yun, eh. First stage pa lang yun, eh. Diba? Kasi mahaba pa ang inyong lalakbayin. Na minsan kala mo, kilalang-kilala namin ang isa't isa. Kasi puro saya. No, nung sinabi ni Pedro, no, na ikaw po ang Mesiyas, kayo po ang Kristo. Na yung pananaw nila, ang Kristo, ang Mesiyas, ito yung magiging hari, ito yung magiging tagapagligtas. Pero nagkaroon ng ibang pananaw si Pedro tungkol kay Kristo, na ipinapaliwanag naman ni Jesus, ang Mesiyas ay kailangan magbata ng hirap. Ito yung mga dadanasin niya. Babatuhin siya, itatakwil siya, ipapapatay, pero muling mabubuhay. Sana po na kukuha natin, no? Kasi sa pagpasok sa isang relasyon, handa ka dapat sa hirap at ginhawa, sa maganda at pangit na mararanasan mo. Siguro maganda rin pag nilayan, kayo po na mga pumasok sa pakikipagrelasyon, natutulungan mo ba yung, sabihin na natin, asawa mo, partner mo, katrabaho mo, natutulungan mo ba siyang ma-develop, lumabas yung full potential niya? Kasi may tendency tayo minsan, no, na maging controlling o kaya possessive. Natuloy, dahil sa iyo, hindi yung bang yung career,
yung self-confidence ng isang tao mas lumalakas. Pero dahil sa iyo, dahil sa pinipigilan mo, dahil akala mo, pinoprotektahan mo siya, at yung paniniwala mo nga na hindi dapat gawin yan, makontento ka na dyan, okay na yan. Ikaw tuloy yung nagiging hadlang para mas maging yung total development ng pagkatao ng isang tao, inahadlanghan dahil sa iyo. Dahil nga, yung paniniwala nga natin, no, na dapat masaya lang, dapat masarap lang. Italagang susubukin at susubukin ang bawat relasyon. Na sa dulo naman po, no, naintindihan ng mga alagad yung kanilang papasukin. Kaya nga nag-commit, kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, kung sino man ang nais sumunod sa akin, dapat matutong lumimot ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Na isang napakalaking desisyon na ginawa ng mga alagad, na ganun din yung paanyaya sa bawat isa sa atin. Kilala ba talaga natin si Jesus? Katulad pa rin ba ng pagpapakilala natin sa Poong Jesus sa Sareno ang sinasabi natin? Kasi nung walang pandemya, talagang buhay na buhay ang mga deboto. Talagang taas na taas ang kamay yan. Viva Poong Nazareno! Ganun pa rin ang pagkakilala natin kay Jesus? O baka naman, bakit ganun? Pinabayaan tayo ni Jesus. Diba? Suriin natin ito ng mabuti, no? Kasi ang isang bagay po dito, dahil nagdesisyon si Jesus na makipag-ugnayan sa atin, at kahit na gumanda ang ugali natin, pumangit ang ugali natin, maalala natin siya, makalimutan natin siya, si Jesus nananatili sa kung sino siya sa atin. Hindi niya tayo iniiwan sa hirap at ginhawa. Sinasamahan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Tandaan niyo po, sa hirap at ginhawa, sinasamahan tayo ni Jesus. Hindi tayo iniiwan, lalo tigit sa panahon ng hirap, sa panahon ng pagkakasakit, sa mga nagkakasakit ngayon, sinasamahan kayo ni Jesus. Huwag niyong iisipin, eh, dahil may sakit ako, pinarusahan ako, pinabayaan ako, hindi. Kasi kasama ka o kasama mo si Jesus. Kasama natin siya. Hindi nga lang doon sa paraan na gusto natin na dapat pag humingi ka sa Kanya, eh, mamagicin na, milagro, di ba, na gagaling ako agad kasi, no, nandyan ang Poong Nazareno. Eh, hanggang ngayon, nandyan ka sa banig ng karamdaman, nasa ospital, nahihirapan. Pero, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Nakikiisa siya. Diba, yun yung maganda eh, no? Nakikiisa siya sa ating pinagdaraanan. Nahihirapan siya din, no? Na nakikita kang nahihirapan, pero nakikiisa siya. At ang maganda doon, hindi kanya iiwan. Kasi nakakalungkot yung sa atin mga tao, no? Sa relasyon natin, di ba yung nalugmok ka nga, nalugmok ka na, nawalan ka na nga ng trabaho, iniwan ka pa ng asawa mo, iniwan ka pa ng kaibigan mo, o nasaan na yung sinasabing lang, walang iwanan. Eh kasi, di ba, ginhawa lang eh, happy-happy lang dapat. So, nawa po, sa linggong ito, patuloy nating patunayan
sa harap ng mga tao, sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng mga sakit na nararamdaman natin, patunayan pa rin natin na tayo po ay nananatili sa ating pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Dahil, no, sabihin ko nga, hindi natin kinakailangan ipagtanggol ang Diyos. Dahil ang Diyos ang gustong magtanggol sa atin sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga pag-uusig na nararanasan natin. Diyos ang magtatanggol sa atin. Hindi natin kakayanin at hindi natin dapat ipagtanggol ang Diyos na para bang tayo ang mas may kapangyarihan, tayo ang dapat magpasunod sa Diyos. Panyaya lang sa atin, manatili tayo nananalig sa Poong Jesus Nazareno sa hirap at ginhawa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tuhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama na turuan tayong tumalima sa Kanyang salita upang lubusan nating matanggap at makilala ang Kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro, at mga katikista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa, hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
maganda ng anay ay narito po at alak at hinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay dugom at katawan aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay napupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, poong may kapal. Banhal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kariyan. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Hinagati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Mong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa kani-kanilang mga tahanan. Ganon din ang lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.